Naghahanap pa kayo ng murang alternative para sa Joe Malone? Tama-tama kasi meron akong i-unbox na sinasabi niya magandang copy o magandang duplicate para dito. Kaya, stay tuned lang kayo. 3, 2, 1, let's do this! What's up mga katropa? Welcome back to another video. Kumusta po kayong lahat? At bago akong magtuloy sa ating video for today, gusto ko muna pong magpasalamat sa lahat po ng mga nanood ng collaboration ko po with Miss Sai. Actually, ang dami pong nag-request na magkaroon po ng part 2. And right now po, binag-iisapan po namin ni Miss Sai kung kailan po mangyayari yun. Kasi ang dami pong nag-engage, ang dami pong mga nanood. At the same time din po may mga I received comments at mga messages po. Hindi na po doon sa comment section. At the same time pati po sa aking FB page. Nagtatanong po sila. And this time po, ang gusto po nilang snip and judge naman po is yung mga women's perfume. Check po natin yan. Okay? Actually, aside po dito sa paggawa po ng mga videos, Miss Sai and I is meron din po kami mga kanya-kanya pong mga iba pa pong ginagawa. Just like me, I have a work na 8 hours paying job and si Miss Sai naman po is meron din po siyang iba pong business na nilarad aside po doon sa kanyang TikTok shop. At pasensya na po mga katropa sa itsura ko, medyo haggard na ako kasi kauwi ko na po galing work. And ito ay bigla na po itong video na to kasi meron po akong dumating na package kahapon at gusto ko po siyang i-unbox. Merong nagsuggest sa akin na hindi ko subukan daw yung ganitong mga dupes. Kaya nagtanong-tanong muna ako mga katropa sa mga kilala kong fragheads. At the same time, nanonood ako ng mga review about this perfume. By the way, itong perfume na to is nabili ko sa PerfumerybyNia. Isa po to sa mga legit online sellers po na pinabibili ako. Kung naghahanap kayo ng good quality of perfumes, pwede po i-check si PerfumerybyNia. Aside po kay Miss Yumi Sense. Okay? Nandito pa yung bag ko. Ayan, kasi wala eh. Ganun talaga. Buhay empleyado. Ayan, so ito pa yung laptop ko. Nandito pa siya. Tapos eh, may mga envelopes pa na paperworks pa. Ayun, but anyways, hindi naman yan yung focus ng ating video. So ito po. Ito. Ayan. Kahapon siya dumating. And I'm really excited kasi sabi ko nga, I think first time na magkakaroon ako ng itong dupe. Kasi lagi ako napapadaan sa Joe Malone dito sa SM North Edsa. Tapos nababanguhan talaga ako kaso pag nakikita ko na yung presyo, medyo tinatamad na ako kasi sobrang mahal talaga niya. Siyempre, pag-unboxing, hindi mawala yung ating maliwagang gunting. Ito yung plastic. At wala na po siyang laman. And ito yung bubble wrap niya. Sobrang kapal. Yun. So ito ay first impression to mga katropa. I'm going to have a depth review sa mga susunod ko na uploads. Okay? Sobrang mura nito mga katropa compare sa original price ng Joe Malone na nasa 9 to 10,000 pesos. Medyo mahal siya. Hindi ma actually medyo, mahal talaga siya. Kaya kahanap ng alternative para sa Joe Malone and yung scent is wood, sage, and sea salt kung tama ako. Ito yung original bottle. At yung ating alternative para doon is itong Jenny Glow Wood and Sage. I-check muna natin yung kanyang box mga katropa. So dito sa unahan makikita nyo sa cream box. Tapos sa unahan is Jenny Glow yung perfume o yung scent. Tapos kung saan siya babagay na gender, which is unisex siya. Tapos, and only perfume na rin siya, so which is good. Tapos sa gilid ng box, may naka-inbows na Jenny Glow. Sana natin. Tapos, sa likod pala ng box mga katropa, ayan, may mga details siya. So base dito, made from England, United Kingdom. So, hindi siya Middle Eastern perfume. So, here's the bottle. Wow, ganda! Solid yung bottle ah. And
Hindi siya 100ml. It's 80ml siya, mga katropa. Eh, pero, okay na okay lang kasi sobrang mura lang niya. I bought this around 1,200 yata o 1,300. I'm sure. Lalagyan na po yung presyo dito. Tapos, check natin. Picture ng butter. So, on the top, makikita ninyo. Yan, meron dyan nakalagay na JG. Sa cup din mismo, may naka-engrave na Jenny Lou. So, ang may C notes, ganun siya. Para siyang katulad ng ano, Aqua di Gio Profondo, ganun. So, try natin sa balat. Oops, wala pang lumalabas. Meaning, bagong-bago, umihigo pa siya ng hangin. Wala pa rin. Kaya meron na konti. Ganda nung sprayer, ha? Ano siya? Mist. Tapos medyo makalat yung distribution. So which is okay na okay siya kasi hindi mo kailangan mag full spray. Kahit half spray lang okay na kasi kakalat na siya sa'yo. Mm. Ayun nga, for the opening, very classic or very sophisticated yung amoy niya para sa akin. Para nga siyang kaamoy ng Aqua di Gio Profondo dahil sa C notes niya. Ganun yung initial niya na dating para sa akin. Bango! Kung fan ka ng Jo Malone na kinakopy nito at namamahal lang ka ron, maganda tong alternative. Wala ko idea ko nung notes nito kasi yung nandito is ingredients lang. Abang-abang na lang kayo para dun sa ating in-depth review netong Jenny Glow Wood and Sage. Pero so far, I'm very satisfied naman kasi ang bango niya, mura, saka napaka-minimalist ng presentation. Mas ang kapal ng bottle. Para sa yung mga bottle ng Ministry of Wood. Ito rin, kagaya ng Ministry of Wood sa atin, pero noticeable siya. Yun yung tipo na hindi mo maamoy kung kani-kanino lang. Lalo na kung hindi ka familiar sa mga perfumes ng Jo Malone. Kaya yun. Kaya, ganda na ito. Pwede pang everyday use. At the same time, pwede rin siyang sa mga formal setting, sa mga suit and tie event. Pwede ito. At the same time, pwede rin siya pang office set. Mga katropa, maraming sa pagsama dito sa ating quick unboxing ngayon ng Jenny Glow. And I hope na ito ay makatulong sa inyo o nakatulong sa inyo na magkaroon ng idea sa, especially doon sa mga naghahanap ng alternative para sa Jo Malone. Kaya kung ito pa nagustuhan po ninyo, give this video a big thumbs up, comment, and subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And don't forget yung bell notification na katabi nito para notify ka sa mga bago ko uploads. At kung may mga social media, please follow me sa Facebook, Instagram, and TikTok. Isearch nyo lang po, JNB221. So I'll see you on the next video. Peace.